ibig sabihin ng homeschooling? Ang homeschooling ay tinatawag rin na home education. At ito ay isinasagawa siyempre sa bahay. At ang nagsasagawa nito ay ang magulang, ang tutor at ang online teacher. Sino ba ang dapat bigyan ng homeschooling? Kagaya ngayong panahon ng quarantine lockdown, nararapat lamang na magkaroon ng homeschooling para na rin matapos ang skill na maaring hindi natapos sa school. So ako bilang guro ay ninais ko na magkaroon ng homeschooling para sa aking anak. So tingnan natin kung paano isinagawa ang homeschooling. Ayan, 7 to 8 gising, kain, laba, 10 to 12, ayan, 10 to 12, ipopokus ko po, 10 to 12, libreng oras, vocabulary enrichment niya. Ayan, may cellphone din, vocabularies niya, talagang vocabularies ang kanyang napagtuunan ng pansin at in-assign ko sa kanya na gawin niya na kahit papaano magkaroon siya ng vocabulary enrichment. So, nagsimula siya noong March 21. Binigyan ko ay okay, March 21. May date po. May 3/23. Ayan. May 3/23. And then, ayan. Ilang pages din po ito ng vocabularies. May 3/24 ang subject. Na ang gamit ay is and are. And then, yung may S form. And then, ngayong araw, yung may is and are. Are, nakafocus sa are. The plural subject takes plural form of the verb. So, nakafocus muna kami ngayong araw. Ito yung mga sinulat niya. Ayan. Yun, ang sinulat yung dalawang sentences. Tingnan pa rin natin ang is and are. Sabihin mo nga ang unang sentence, Bobby. Ujo. The boys in the garden is are happy. Ano ang noun dyan, ang subject, ang pinag-uusapan? What is the subject in the sentence? Boys. Okay, boys. What is the number of boys? Ilan? Madami. Okay. What is the signal? The S, no? May S. So, anong gagamitin? Ang choices natin na is and are pa rin. So, what is your answer? Basahin nga ulit, Bobby. Bojo. Boys in the garden is are happy. So, anong sagot mo dyan? So, is ilan ang boys? Madami. Oh, so, anong dapat nasagot? Natin kung tama ang iba pang sagot ni Bobby. So, unang sentence lang yan. Sana maintindihan niya. Okay, number two. Oh, number two. Babies are crying. Ilan ang baby? Okay. Ano ba ang, kailan ba ginagamit ang is kapag ang subject ay singular? Are kapag plural ang subject? Okay, number three. Basahin. These pieces of chalk are to be given to my teacher. O, ano ang pinag-uusapan dyan? What is the subject in the sentence? The teacher. Teacher? Pieces of chalk. O, ilang pieces of chalk? Ilang pieces of chalk? Singular or plural? Plural. O, bakit plural? Pieces, ha? Tandaan, Bobby, tandaan. Pieces. So, is or are? Are. Okay, pieces of chalk. Number four, guhitan. Gagawa ka ng sentence mamaya ng iyo. Gamit ang is and are. Pero plural, ha? Plural. Okay. Next, number four. Peter likes vegetables. Okay, ilan si Peter? Isa. O, kaya ang subject, ang verb ay may S. Tandaan. Magpo-focus tayo dyan sa verb with S, without S. Number five. Bojo understands the table. Subject takes plural form of the verb. O sentence, sarili mong sentence. Sige nga. O magbigay ka ng plural subject. O sulat muna. Isa lang muna. Plural subject, plural. O tayong dalawa, plural. O si nanay at si tatay, plural. My parents yun. Plural na sulatin ko. Magsulat ka ng plural subject, ng sentence. Sentence muna, with plural subject, and verb. Sentence. O, basahin. Gio and his friends are going to the concert. O, ano sagot mo? Dalawa yan sila.
G-U and this friend. R. Okay, tama, guhitan. So, tama ang gamit niya. G-U and this friend. Oh, another sentence. So, 1 point, tama ka na. Kanina kasi exercise, ano lang yon, preliminary task lang. So, ngayon, alam mo na na ang single, plural subject takes plural form of the verb. Pero, nakapokus pa rin tayo sa is and are. Oh, uli, another sentence. Plural pa rin. Plural pa rin ang... Wala ka ba isip da? My family. No, ano ang ilang number ang family? Isa lang, pero oh, madami. Isa lang ang mag-gig. Isa lang, pero madami ang... my parents and I na lang, salip na my family. Kasi pag family ang gagamitin mo, ang verb mo doon ay is pa rin. Naunawaan mo, Bobby, Bujo? Oo. Oh. Oh, kaya, my parents and I. Sige, salip na my family. Kasi pag my family, singular yan. Dapat ay my father, my parents and I. O, sige, sulat. My parents and I. Lagyan mo na lang, is, huwag mo na lagyan ng gana. Is bonding. Is bonding all summer vacation. Okay, okay. O, sige, ang sagot mo ano? O, yan. Guhitan. Dahil madami. Paano pag ano ang sentence mo ay, Gio, is, are going to the concert. Anong sagot? Ha? Is, siyempre. Oh, okay, sinabi ko na. Gio, going to the concert. Anong sagot? Anong sagot mo? Okay. I, is, going to the concert. Ano yun? I. Ang kasunod ay ano? Is. Yun ang dapat mo malaman. Oo. Dahil ang I am. You are. O, sige, isusulat ko ha. Tandaan mo rin ito. O, I am, with linking verb yan. You are. Yan. He, she, it is. Yan. And then, we, you, they are. Tandaan yan, Bobby. O. O, basahin nga, I am, with linking verb siya. I am, you are, he, she, it, is. Is. Oo. We, you, they are. Ang kasunod niyon ay verb na may ing or other parts of a sentence. So, dito lang muna tayo, Bobby, ha. Tapos na tayo sa singular subject. Tandaan mo rin, Bobby, dapat... Bakit ko ito gustong maintindihan mo para pag nag-college ka, pag nag-recitation, alam mo na ang paggamit ng is and are. So, bukas naman yung verb talaga, yung action word or action verb. Ulitin natin, ano nga, plural subject takes plural form of the verb. Pero nakapokus tayo sa are, ha, sa linking verb are. Doon naman noong nakaraan, nakapokus tayo sa is, ngayon naman ay are. Bakit are? Dahil plural subject takes plural form of the verb. Tandaan ito, I am, you are, he, she, it is, we, you, they are. O, isa na lang, isang sentence na lang para tapos na tayo. Dali na, yung may I and then are and is. I am and then you are alin man dyan. Ito naman ay kwan yan. Sa pronouns ang gamit. Pero pag gamitin natin ang nouns, pareho rin ang gamit ng verb. Sabihan ko pa nito. Oo, sige. Huwag na. Mag-ano ka na lang ng sentence. Para tanda mo. So, ito po ang time namin. Siya maglalaba after this. Yun ang schedule niya ngayon. So, mabuti na rin at merong ganitong. Ito ang kagandahan ng quarantine. Natuto ang kabataan sa ganitong responsibility. Doing the dishes. Okay. O next, number 2, yung R naman. Basta plural ha, ang R ha. R, are you mad? O, salamat, Bobby, at meron ka namang ayaw natutunan. Ayaw ko ng R, he, ano na lang, he. Yes, ngayon naman ay R. Plural. O. R, nila ako isip sa R. O, my classmates, my teachers, my friends in village, Fabella village. Oh, dami kaya. So, isip-isip lang. Basahin. Simula nung una. Uh-oh. I am bad at doing the dishes. Oh, tama. Ayaw niya maghugas sa mga plato. My cousins are good at playing basketball. Yan. So, ano nga ulit ang ating lesson ngayon?
Plural subject. Plural subject takes plural form of the verb. Halimbawa, anong binigay mo na ano? You and his friends are going. Basta anong gamit na be verb? Is or are? Okay, are. Maraming salamat, salamat Bobby. May naintindihan ka talaga. Salamat. Salamat. Sandali. Isang vocabulary lang. Anong vocabulary na natandaan mo ulit? Act up. Act up. Ano nga ulit ang act up? To behave badly. Ayan. To behave badly or arrogantly. Another word? Yung sinabi, gusto ko isa pa. Yung sinabi ko. Brackish. Ano yung brackish? Slightly salty. Oo, sabihin mo nga ang spelling. Pakispell nga ng brackish. B-R-A-K-I-S-H. Okay, maraming salamat, Bobby. Ito po muli si Positivisti at ang aking anak. Ito po ang bonding namin. Shout out ka muna sa friends mo, Bobby. Dali. Shout out pala sa aking mga pinsan sa bayan. Sino-sino yung mga yun? Si Pakotto, si Hapon, si Arius, si Denzel, si Kalkal. O, tingin sa ano? Si Melrick. Ayan. Sino pa? O, may nalimutan ka yata? Si Kukoy, si Vince. Yung mga tita mo, hindi mo i-shout out? Shout out pala kala Tita Leng, Tita Beth, at kay Tita Babes. Ay sa ano? Salamat, mama. Magpasalamat ka naman. Thank you.